pinaka-prized possession mo na collection? Dito sa bahay ni John Paul, itong itong certificate na ito na pinadala mismo ni John Paul II dito sa National Shrine nung siya ay gawing National Shrine. At ito ay personally signed by John Paul II. Ito yung signature ni John, yeah, Pope, oh, John Paul. So yan ay yan ang pinakamahalagang relic dito. So 3 years before dying, November 16, 2002. Oh, yun, nung sinign niya yan. So, tapos may marka po ng ano? Ng sealed, oh. Ang pagka humingi ka ng papal blessing, usually Secretary of State. Opo. But in our case, somebody interested for us and di nga makapot si John Paul. So, siya mismo yung pumirma. Siya mismo yung pumirma. Okay. Alam mo, bukod po dito sa replica ng bahay ni Pope John Paul, dito po sa Poland Museum, Little Poland Museum, makikita niyo rin po ang Chapel ni St. Faustina. Kaya nandun na si Maring Susan. Puntahan natin dyan, Maring Susan. Dito po sa Chapel ni St. Faustina, makikita po ang imahe ng Divine Mercy. Ito pong si St. Faustina ang nagsabi na ang Diyos, ang King of Divine Mercy o Hari ng Banal na Awa. At dito rin po sa chapel na ito, makikita yung relic ng buto ni St. Faustina. Ito po yan. At syempre, makikita din po dito ang iba't ibang memorabilia na may imahe nitong si St. Faustina na bahagi po ng koleksyon ni Father Big Robles. Ayan, pati ho dito, kitang-kita niyo sa dami ho niya. So, Father, na parang gaano ba kalapit si Pope John Paul II dito kay St. Faustina? Si John Paul II ang nag-canonize kay St. Faustina noong year 2000. Si St. Faustina ang unang saint sa third millennium. Oh. Ito ay ginawa niyo on April 30, year 2000. Ano pong special na ginawa ni St. Faustina? Ano pong patron siya? At siya ay, nung panahon niya, siya ay isang ordinaryong madre, siya ay kusinera, siya ay hardinera, pero nagpakita sa kanya ang ating Panginoon noong year 1930s na sinabi tungkol sa dakilang awa ng Diyos. At yon. At si John Paul II ang nagpatuloy upang itong message of divine mercy ay may palaganap worldwide. Yun. Okay. Teka, alika, Drew, punta naman tayo dito sa prison cell ni Maximilian Maria Coble. Ayan. Yun yung gusto ko naman po malaman, Father. Oo. Sino po naman si Saint Maximilian? Maximilian. Si Saint Maximilian ay isang paring Pransiskano na nag-alay ng kanyang buhay dahil mayroong isang papataying family man. Ito yung istorya. Siya yung pumalit. Yung isang family man. So, siya yung dapat, kasi pag may tumakas, may kapalit na sampu. Pag may tumakas, ngayon, yung pang-sampu, turned out to be a family man. Nagbakaawa siya. Apo. So, ginawa niya, ako ang papalit sa kanya. No. So, siya ay martyr of compassion. Okay. Ito po, Father, ano lang po ito? Ano po ba? Dito, pagkatapos. Replica po ba ito ng ano? Replica yan. Kasi no, pagka namatay na, si crematorium to. Diyan nilalagay yung mga bodies. 24 hours ito. Ayan. Diyan sinusunog yung katawan. Nakita niyo ito. Ito yung crematorium niya. So ito po yung replica. Nakita niyo yung mga bodies. So, doong time ni Hitler, 6 million Jews sa kanyang pinatay. Kasama na po dyan si Maximilian. Saint Maximilian. Okay. So kung mamaya naman po, pupuntahan natin yung grotto ng St. Lourdes at ang tunnel kung saan makikita ang patunay sa mirakulong tubig. Yung sinasabi pong tubig na nakapagpapagaling dito po sa National Shrine of Divine Mercy, Drew. Excited na ako dahil hindi pa ako nakakapunta dyan. Okay, sa Father Robles. So, back to studio po muna tayo at pupuntahan na po namin yung itong grotto. Back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng tamang asim na sukang Silver Swan. Ayan, tignan mo. Yan ang ating mga lupain, Mare. O, yaman natin, Mare. Oo naman, lahat na yaman. Natatanaw mo atin yan. Mga TV station, atin lahat yan. Yung mga MRT. Lahat atin yan. Pinahihiram lang natin yan. Yes. Grabe, I love libre it. Naman ang mga harap, di ba? Kaya lang hindi natin tanaw, Manila Ocean Park. Oo nga. Pero alam mo, Mare, ando doon si Monica ngayon dahil siya ang isa sa pinaka, well, isa sa mga maka-experience ng first time, ha? Yung pinakabago nilang attraction, ang Aquatica. Ayan. Balita ko, pati yung mga tubig daw dyan, nagsasayaw to the music, ha? Wow. Kaya gusto namin makita, Monica, pasilip naman kung ano ba yung Aquatica na yan. Aquatica. Come on. Good morning, mga kapuso. Nandito pa rin tayo sa Manila Ocean Park.
Park. At ngayon nga po, kasalukuyan natin ang papanood ang isa sa mga newest attractions na dito, ang ganun ang pinagmamalaki na Aquatica. And to further discuss this, kasama natin si Ms. Antoinette Gonzalez, ang kanilang marketing manager. Good morning, ma'am. Gandang umaga. Yes. So, ma'am, ano po ba basically itong Aquatica? Well, Aquatica is the latest attraction here at Manila Ocean Park. Ito po ay karagdagang saya na binibigay namin sa lahat po ng mga madalas na mamasyal dito sa Manila Ocean Park. This is our additional attraction wherein you will be able to enjoy a multi-sensory, multimedia experience. So as you can see right now, ma-enjoy mo, it's about a water show that has a pyrotechnics, it has a 2D and 3D animation, and it has a story that is entitled The Maiden of the Sea. Yes, actually, ang daming elements. So there's water, tapos meron din storyline, kaya ang sarap niya panoorin. Paano po kayo nag-come up ng ganitong concept? This is something that Manila Ocean Park kasi every year we'd like to open an attraction that we can offer to our customers. So we came up with something like this as also part of our advocacy on saving the environment. Of course. So the Maiden of the Sea, it is adapted from the story of Lorna. Nagpapakita po kung paano i-save ang ating environment. So it's about the Kingdom of Tanimpala wherein the three princes has to look for a cure for their father in order to save the environment. Karagatan, of course. So, ma'am, ito po mga Aquatica, what makes it different from other water shows out there? Well, what makes it different? Well, number one, we are the only one that has a facility of this kind. It's a state-of-the-art facility. Meaning, agree ako dyan. Kami lang yung merong ganito type of a water mist project, rear project for the screen, wherein you can feature a pyrotechnic. We have a lot of characters, interesting characters na magre-react sa ating mga talents of our day. So, habang kami ay nag-prepare na, excited to see the show? Join us! Enjoy! Join us! You are invited to all that is there!